Eto ang chili sauce na pwede mong isabaw sa kanin at itsura pa lang naninilaw. Aba, nakakatakam na talaga. Tapos yung chicken niya ang lambot. Tapos yung kanyang bularis, wow, hanip sa lasa. At tingnan mo naman, sa halagang 115 pesos, only rice ka na. Saan ka pa? Chicken inasal? Wow! Tapos, Paris Overload plus only rice? Saan ka pa? Sulit na sulit sa halagang 99 pesos. Dito lang yan sa Kahepe Food House na matatagpuan sa Malainin Bago Main Road. Katabi lang siya ng Dali. Ayan. At syempre, sa katapat niya ay Spider Fuel Gasoline Station. Kaya madali nyo lamang siyang makikita. So yun na nga, bilang pag-support sa aming suki na si Sir Rodel Kahepe, ayan, at sumugod na nga kami ni Trixie dito sa kanyang food house. O, tingnan nyo naman, at napakadaming tao pagpunta namin dito. Ayan ha, sa kabila pa ng panahon niyan, umuulan-ulan. Tingnan mo naman, o, punuan sila dyan. At sabi nga ni Sir Kahepe, mula pa raw ng umaga ang lagsa ng tao, ganyan daw at walang puknat. So ano to, manginasal? Ayan, alam nyo ba, speaking of manginasal, napakasarap din talaga ng kanilang chicken dito at talagang pwede mo talagang itapat sa manginasal. O, oh, diba? Tingnan mo naman ang tao, oh, ang dami. O, oh. Eto na, kausapin natin ang may-ari na si Sir Del Kahepe. Ayan. Sir, kumusta naman yung opening natin? Sir, sabi niya super okay naman po. Okay, ano may sabi niyo? Ano po, thankful po kay Lord kasi ano, ang daming tao, no? Yes, daming tao kahit oh, ano. Oh. Kahit umulan na siya, oh. Umulan po tayo sa magpapala. Siyempre, masarap naman talaga. Sarap dito. Oh, yan, tingnan nyo naman, oh. Punta na po kayo. At dahil gutom na rin talaga ako, ayan, nag-order na nga ako. Wala na akong inaksayang oras, ayan, at siyempre, alin pa ba ang pipiliin ko? Chicken inasal. Ayan. O, oh, diba? 115 pesos, only rice, tapos only drinks pa siya. O, oh, ano pang masasabi natin dyan? O, oh, diba? So, tara na at maghanap na tayo ng pwesto. Buti na lang at nauna na dyan si Trixie. Kaya naman pagdating namin, meron ng available na upuan, na table. O, oh, diba? Kasi ang daming tao. Huli! Ayan, sarap yun. Okay. Subo na, subo. First bite. Thank you, Lord. Pwede pa iram naman. Ito naman pala ang kanilang mga taga-ihaw. O, oh, diba? Paspasa na kayo dyan dahil gutom na kami. O, oh. Ano pang inaantay nyo? Bilis na. Nagantay talaga kami dyan ng almost 15 minutes daw dahil talagang nagkakaubusan. At ito na nga, hindi naman gaano katagal. At napansin ko medyo nasunog-sunog na yung balat. Oh, di ba? Tingnan mo naman. Oh, maya-maya lang, isunod na rin ang bularis. Ayan, magkakaalaman na. Ano kaya? Masarap ba talaga? Oh, nagduda ako doon sa chicken kasi ang itim. Bakit ka ako ang itim? Ba't ganito ang itsura? Pero, sandali lang. Ayan, oh, tingnan nyo ha. Kung masasarapan ako o hindi. Oh, di ba? Ang lambot ng chicken niya. Grabe. Oh, nang kinagat ko na, wow, sarap. Talagang maipagmamalaki ko. Nasunog-sunog lang yung chicken niya, yung balat. Yung balat lang naman, pero tinatanggal ko rin naman talaga ang balat eh. Oh, syempre wala naman perfecto dahil unang-una, first time pa lang nila ngayon mag-open. Kaya naman, hindi talaga po pwedeng ma-perfect yan. Pero yung lasa, suabe. Hindi ako mapapahiya sa inyo mga pre, mga mare, mga padi, mga madi. Tingnan mo naman, meron pa silang libreng juice o unlimited po yan. O, at ang sarap ng lasa niya, babalik-balikan mo talaga. Tapos eto na, tikman na natin yung sinasabi nilang bularis. Hindi ako familiar sa mga ganyan, pero mukhang masarap talaga. Kaya naman, sinama ko na yan sa in-order. So, higupin na yan. Oops, sarap. Oh, na-enjoy ko talaga yan. Hindi ako mahilig sa ganyan, pero swabing-swabe. Pero talagang mas gusto ko pa rin talaga yung chicken nila. Oh, medyo nasunog-sunog ng konti kanina, yung balat lang naman. Pero grabe ang lasa, kahit wala ng chili sauce. Hindi nga ako nag-chili sauce dyan, wala akong nilagay na ano, ginagamit na sa usawan. Subo na lang ako ng subo, kain na lang ako ng kain. Oh, di ba? Sarap kasi. Kaya naman pala yung tao, dagsa. Masarap din pala ang bularis. Hindi ako mahilig sa mga ganyan eh. Pero nung natikman ko, oh yan, dinamihan ko na nga. Oh, san ka pa, di ba? Pag hindi yan masarap, hindi ko na uulitin yan. Ako pa, napakaselan kong tao. At tingnan mo yung sabaw niya. Nako. Ipaparehas ko talaga yung sabaw, yung lasa ng sabaw niya doon sa natitikman kong
kahalintulad na inasal na yan. Siyempre, ayoko nang banggitin ulit yung pangalan at alam naman natin yun, di ba? Oh. At tingnan mo talaga yung chiki nila, napakalambot niya, swabing-swabe, malasang-malasa. Talagang kasing sarap na siya nung inasal na kilalang-kilala nyo. Ala, ayan, napanli rice na ako. Ako konti-konti na ako kumain talaga sa bahay. Halos isang dakot lang. Tapos yung chili sauce, ngayon ko lang napansin, no? Oh, kung kailan pangalawang rice ko na to. Oh, sinabaw ko na nga. Dahil yan naman talaga rin ginagawa ko pag nandun ako sa pamilyar na kainan eh. Alam nyo na yun, kung ano yun. Oh, dagdag pa talaga ako, nakulangan pa ako. Gusto ko yung madilaw na madilaw. Kasing kulay na nga ng damit ko. Oh, di ba? Ang sarap eh. Oh, eto, medyo sunog-sunog siya ha. Partida ha, medyo sunog-sunog pa yan. Pero yung lasa niya talaga namang panalo. Oh, kaya naman babalikan at babalikan ko to. Oh, di ba? Swabe oh. Napa-thumbs up nga yung kasamahan namin eh. Alam niyo ba, galing pa yan ng Gentry. Oh. At eto, tingnan mo naman kung gaano kadami ang tao dyan, di ba? Hindi pa nga kami tapos, meron naman mga nakapila, mga nagaantay sa labas, at nagaantay lang ng mauupuan para sila naman ang kakain. Pero kailangan namin ma-feel yung kinakain namin eh. Tapos nga pala, eto, dito sila banda nag-iihaw. O, tingnan mo naman, libre na ang ano, pausok. Kaya naman walang lamok dyan dahil merong pausok. O, sambot na namin ang lahat ng usok. Hindi naman ako nagre-reklamo kasi ang bangumba naman ng usok niya. O, di ba? Kaya naman, sige lang, ayos lang, chill-chill na lang tayo. Hanggang sa matapos kami diyang kumain at enjoy na enjoy, sarap na sarap dahil napakamura. Alam mo ba, 115 pesos at tapos ito, meron na mga dumating ng mga kabataan dito. O, di ba, o-order na rin sila at may mga nakapila pa. Ganyan kadami. At alam niyo ba, mula pa raw umaga, ganyan ang lagsa ng tao ha. Partida pa yan. Ngayong gabi, maulan talaga dyan. Tumila-tila na lang nung tumagal-tagal. At ito naman, ang kanilang mga staff, oh. Ayan, hi, oh, di ba? Nagsipag. Hello, talaga naman si Trixie, pumasok pa talaga dito. Hoy, Trixie, off-limits na dyan. Pang-staff lang dyan. Si Trixie kasi ay nagpresenta na mag-videographer daw muna siya habang nag-aantay ng kanyang order dahil ba naman willing to wait dahil naubusan nga, nagkakaubusan dahil sa dami ng tao. Kaya nung si Trixie naman ang kumakain, ayan, ako naman ang magbibideo dyan. Ayan, eto na nga si Trixie. Talaga namang lasap na lasap. O, oh, diba, mapapansin nyo habang sarap na sarap si Trixie kumain, ayan, at sa bandang likod niya marami nag-aantay. Oh, at eto syempre tapos na kami, nauna kami makatapos kay Trixie at talagang busog na busog. Swabe talaga. Busog. Mabubusog talaga dito dahil napakasarap ba no. At ulit-ulitin mo talaga, ang lambot ng chicken, ang lambot ng inasal, masarap. Ako nga, hindi na ako naglagay pa ng mga sausawan. Hindi na ako gumawa ng sausawan. Sa chicken pa lang, malasang-malasa na talaga siya. Okay. So hanggang dito na lang ang ating video mga mali mga padi, sana po ay nagustuhan nyo at kung nagustuhan nyo ano pang inaantay nyo, sugod na kayo dito sa Kahepe Food House. Yan, dito nyo po ito matatagpuan sa kahabaan ng Malainin Bago, main road lang po ito at madaling mahahanap dahil katabi lamang po nito ang Dali at yun na nga po katapat naman ito ang Spider Fuel. Kaya po sugod na po kayo rito, thank you so much for watching, sana po ay follow na rin po ang ating page Santi YTC, bye bye!